di ba? Ay, minsan na depende na miske para mahawa ka, ha? Makipagkaibigan ka sa mga matitalino. Estudyante ka. Oo. Yung mga masipag, mag-aaral kung barkada ang masisipag. Mahawa. Minsan nahawa ka. Oo. Magagaya ka sa ano nila, study habits. Oo, di ba? Hindi lang yan, ha? Katulad ko rin eh. Ay, mga classmate ko, matalino eh, ha? Namumupi ako sa hindi ka nahawa doon na kayo. Namumupi ako sa kanya. Dennis Anderer Jr., please come in. Dennis. May mga heavy at kabang kaibigan. Alam mo ba na lumabas sa isang pag-aaral na nakakahawa ang pagiging mataba? Ayon sa researchers ng University of Southern California, malaki ang kontribusyon ng iyong o mga taong nasa iyong social circle. Tinawag ito ng researcher na isang social intervention dahil kung ikaw ay nakatira sa isang lugar na may mataas na rate of obesity, mas mataas din ang tsansa na mataas ka rin. Paliwanag ng mga researcher, na-adapt ng mga tao ang kanilang iba nang hindi nila alam ang habang tumatagal. Ayon kay Dr. Ashlesha Dadar, isinagawa nila ang kanilang pag-aaral sa mahigit 2,000 katao, kabilang ang mga magulang at kanilang mga anak. Lumabas sa pag-aaral na sa kada percentage point increase sa obesity rate ng mga tao, tataas ng 4-6% ang pagka-overweight ng isang teenager, habang 5% naman ang taas sa kanilang mga magulang. Sa simpleng paliwanag, sinabi ni Dr. Dadar na kung mas maraming tao mataba sa iyong paligid, malaki rin ang chance na mahawa ka at tumaba rin. Ayon kay Dr. Dadar, ito ang tinatawag ding social influence. Pero sinabi ng scientist na nahihirapan silang i-measure ang social contagion pagdating sa obesity. Binanggit din sa research ang iba pang factors kung bakit may mga lugar na mataas ang obesity rate. Ito'y dahil mas maraming restaurant at mga kainan ang isang lugar kaysa sa mga gym. Pero sinabi ni Dr. Dadar na posibleng may contribution din ang exercise at eating behaviors ng isang tao. Bukod pa rito ang pare-parehong interest ng mga tao at iba pa nilang aktibidad. Para sa expert's opinion, Dennis Antino Jr. nagulat. Para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.